Star Cinema Office. Makasama natin the blockbuster movie director, of course, Binibining Joyce Bernal. Ay, direk. Ang daming tao ang saya. Parang mall show. Ayan. Pati po muna kayo, direk Joyce. Nabigla po ba kayo? Kasi medyo hinaip na po natin ang bonggang bongga at pinagmerienda na natin silang lahat. And ito po, everything about her, direk Joyce, agad-agad. Sabi nila kanina, bago po tayo mag-start, una na daw nila kayong nakasama sa segun... Kuya, pababa nung ano yun. Sa segunda mano daw po na vlog. Ayun ba? Sabi nila... Ayan. Kala ko Kim Chu. Kim. Hindi, segunda mano. Segunda mano. Yung first. Bakit di ka crush? Bakit di ka crush? Ayan. Kami hindi, segunda mano. Segunda mano pa lang. O, oh, diba? So, tandaan na natin. Grabe. Ako talaga, fan talaga ako ni Binibining Joyce. Sinabi ko po sa inyo, di ba, Binibining Joyce? Sa buba. Nung hanggang buba talaga. Pero bago nga, let's all watch the trailer of Everything About Her. Panoorin ko agad. Meron na muna tayo unang tanong, Direk Joyce. Simulan natin siyempre kay Jude Cartalaba. Jude, update mo na rin yung ano ha, vlog side. Hindi, napilalan ako ni Direk. Siyempre para doon sa mga ano, nakikinig din ito naman. The mother is crying. Nakikinig ba? Opo, Direk. Kasi dito po, Direk, ko sa mga live stream po natin. Because we are modernized. Video lang. Online. Kaya kailangan may mic. Opo, kahit ang napit lang. Kasi parang... Ayan. Direk, what did you see in Vilma Santos as a person that made her parang effective for the role? Actually, nung nakita ko siya, nung nakilala ko siya, na problema ako kasi mabait siyang tao eh. So sabi ko, paano kita gagawing ano, monster? Ano pa yun? Kasi she's so concerned ano about everyone. So yun yung problema ko sa kanya. Paano yun? Kasi siyempre, di ba, ang pagiging mas masama, masungit, kailangan ano yun eh. Inip. So, kinuha ko na lang sa sarili ko. Kinuha ko na. Bale, ano, yung talaga nag, sometimes, kailangan ko siyang iritahin sa set mismo. So, hindi naman, ano naman eh, pag artist ka naman, kapag lalo na pag ganun kay Ate B, sa mga malaki at maliliit na bagay, pag hindi ka naging, ano, kapag hindi sumakto dun sa gusto mo mangyari sa araw na yon, ano, maiirita siya. So parang sabi ko, ah, okay, ito ko pala pwedeng kunin. Kasi first day namin, naiirita siya sa amin. Okay. You mentioned kasi na parang innate kasi sa kanya na mabait siya, uh-huh. May good-natured siya. So, apart from being a seasoned actress, na magaling naman talaga siya, so, what are your recent parang discoveries from... From Ate B. Sila kasi yung tingin ko sa kanila nung college pa ako, mm-hmm, bilang artista, hanggang ngayon, pinapatotohanan nila yung ideals ko kung gaano sila artistically prepared na pumunta doon at paano sila umarte. Ana, kahit na anong sabihin natin, kahit na ano pang, well, hindi siya diva, okay, she's not that, pero no matter how difficult these actors and actresses are, pero pag umarte sila at napakagaling, burado na lahat yun. So si Ate V, hindi naman siya diva, hindi naman siya impacta sa totoong buhay katulad ng role niya, tapos ganun pa siya umarte pag nag-deliver ng eksena. So yun, I think yung paghanga ko until now, ano, napatunayan pa rin niya. At saka yung tingin ko sa mga artista, kinukumpara ko yung mga artista ngayon, the way they handle their ano, their craft na kay Ate V yun. Parang ang hirap pantayan. Hanapin sa mga artista ngayon, how they do it. Parang ganyan. Thank you.